Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV, muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa ating channel, kung humiling sa iyo na may pag-like, share, subscribe, at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong umaga nga, ito yung ating part 2 na pagbibisita dito sa Sitio Baab, San Jose Tarlac. At ngayong umaga, ang ating magiging topic ay itong highway na ginagawa. Na ito nga yung Capas Botolan Road na kasalukuyang ginagawa pa rin hanggang ngayon. So dito, mapapansin na po natin mga kalagalag yung unti-unting pagbabago. At sa mga tuktok ng Borol, marami na pong mga bahay na itinatayo. Maaring maging pasyalan yan balang araw. Pero sa ngayon ang nakikita natin, lalo na dun sa dulo, so halos puro mga pasyalan ang kanilang mga tinatayo. At magiging tourist spot ito balang araw. At ngayon, ang kalsada na makikita natin ay dalawang lane pa lamang. So maaaring magiging apat ito kapag ito ay operational na. So sa ngayon, dadalawa pa lang ito. So kulang pa ito. At makikita nyo naman yung mga view dito ay talagang mapapahinto ka sa sobrang ganda. Talagang napakaganda yung kaliwat kanan ng mga tanawin. So lahat ng mga motorista na mapapadaan dito ay talagang mapapahinto at nakikita nila sobrang ganda po ng tanawin. Ayun, sa may gawing dulo, so magaganda talaga. So wala kang maitatapon kumbaga. Ayan mga kalagalag, dito sa tapat natin itong Borol na ito, may itatayo na naman na bagong construction. So makikita natin dito sa may paanan ng Borol, so nandyan na po yung kanyang mga construction material. So pwede na pong umpisaan yan itong mga darating na araw siguro. At yung sa may dulo, napapansin nyo yung kalsada na nakikita natin sa malayo. So yun po yung ating magiging ruta, dadaanan natin yung kalsada na yun. So nakikita nyo na delikado po ang kalsada rito at palusong. So nung papunta tayo dito, talagang hirap na hirap sa pag-ahon. At ngayon naman yung palusong, ito naman ang problema natin. Talagang delikado po pagka tayo'y magkamali sa pagmamaneho o kunting lingat mo rito, talagang aksidente ang abutin. Kaya pagka kayo'y napa rito, talagang mag-ingat po sa pababa. Na nakakatakot po yung pababa at masyadong matarik ang kalsada. At yun pa, yung kalsada medyo malakay ka, kalayuan pa. Mga kalagalag, bawaybayin lang natin ang kalsadang ito hanggang dun sa may Barangay Bueno. At titingnan din natin yung mga ginagawang tulay dyan, kung ilang percent na ba yung kanilang na-accomplish. At yung kalsada, titingnan natin yung 4 lanes kung saan po yung nag-uumpisa na. At yung bridge dyan, yung sa may malaking bridge dito sa Barangay Bueno, yung ilog dyan. So may tulay kasi yung malaki dyan na magdudugtong from Capas to San Jose. So yun yung isa dyan na magkukonekta. At nung last year na dumaan tayo dyan ay talagang mahirap po at malalim yung tubig sa ilog. So no choice tayo kundi tawirin yung ilog na yon. Pero sa ngayon, alam ko malapit na rin matapos yung tulay na yon. So titingnan na lang po natin kung ilang percent na yung natatapos sa tulay na yon. At alam ko yun yung pinakaming tulay na magkukonekta sa San Jose at Capas Tarlac. Yan din ang magiging main road ng papunta sa Botolan, Sambales Road. Mga kalagalag, so nandito na po tayo sa apat na lane na kalsada. So makikita nyo naman, sobrang lapad po ng kalsada. At itong mga tulay, so itong madadaan na natin ay 100% complete na po itong tulay na ito. So operational na siya. So
nararadaanan na. At makita nyo naman itong kalsada halos patapos na dito sa Tarlac. Hindi natin alam yung sa gawing Zambales, kasi iba rin po yung gumagawa doon sa Zambales. At magdudugtong po ito yung kalsada ng Tarlac at Zambales. So magdudugtong po yan. So iba-iba po yung gumagawa dyan. So sabi nila yung source natin na napagtanungan, by next year daw po, 2023, operational na daw ang kalsadang ito. So hopefully po, para mapakinabangan na po ng taong bayan ang kalsadang ito. Sobrang ganda po ang kalsada, bagong-bago. At nakita nyo naman at napakalinis. Mga kalagalag, ito po yung tulay na last year na dinaanan natin na kasalukuyan pa lang ginagawa. So ngayon halos patapos na rin siya. So sinisimento na lang yung kalsada. Pero nakikita naman natin yung tulay, oh, tapos na. Na semento na rin yung ibabaw ng tulay. So makita natin yung sa mga dugtungan na lang na kalsada, yung kanilang sinisimento at yung gilid. Tuloy pa po yung trabaho nila. At nakikita natin yung mga heavy equipment nila, dump truck. So busy pa rin sa paghahakot ng mga lupa, panambak. At last year nung dinaanan natin to, talagang nakakatakot din dahil ilang bako yung tumagilid dyan sa sobrang bigat nung nilalagay nila na pinaka-beam dyan sa ibabaw ng tulay. Napadaan tayo nun at napahinto dahil delikado, sobrang delikado po yung panahon na yun. Ayan mga kalagalag, nakatawid na tayo dun sa lubak-lubak na kalsada sa ilalim ng tulay. So mahirap tawirin at nagre-reklamo yung motor natin, pero at least okay na at nakatawid na tayo at nandito na tayo muli sa magandang kalsada. At makikita natin yung ayun, yung Mount Arayat. So tanaw na po dito, nakikita na natin yung Mount Arayat at yung kapatagan ng Central Luzon. So sa lawak po ng kapatagan ito, so tanaw na tanaw na po natin yung kagandahan ng view na sa lugar na ito ay napakaganda po. Ayan. So talagang pagka tayo nagawin rin dito, talagang sulit na sulit talaga yung mga tanawin. Libre lang po yan. So, napakaganda po. So pagka tayo magawin dito at madaanan nyo rin itong kalsada na ito, na yun nga yung Butolan Zambales Road. So talagang mapalad tayo pagka ito ay natapos na. At kaliwat kanan po na mga development na makikita natin sa lugar na ito. Ang mga kalagalag, halos Barangay Bueno na po ang lugar na ito. Yung Barangay Bueno po, Capas na po ito. Sakop na ng Municipality of Capas. Ito po yung boundary po nila. So yung malaking tulay dyan na magkukonekta sa Capas at San Jose. So malapit na po natin maabot yun. At ngayon, nandito na tayo sa Barangay Bueno nga. At maghanap lang po tayo ng isang lugar na pwede natin pagliliparan ng doon. Medyo malilim konti para maganda po yung kuha natin. So dito, okay na po ito ang lugar na ito. At papalipad tayo ng doon.
makalagalag itong lugar na ito rito, kundi nito, camping site. So pwede rin mag-camping sa lugar na ito. Barangay Bueno na po ito. So pagka kayo nag-camping dito, tanong niyo po yung kapatagan ng Central Luzon at itong Mount Arayat. So ito po yung pinaka view na makikita niyo rito. Maganda po rito pagkagabi. So tanaw na tanaw po natin yung kapaligiran, yung pinaka malapad na lugar dito sa Central Luzon. So makikita po natin ito nga yun sa may Barangay Bueno, Capas, Tarlac. So mga kalagalag, nandito na po tayo sa may Bueno Hot Spring. So dito sa may Gawing Tulay. So ito po yung ating pinuntahan last year. At na-vlog po natin ang lugar na ito. Dito po yung Bueno, dun po sa may Gawiron, yung Bueno Hot Spring. So pinuntahan po natin yung tatlong hot spring dyan last year. So pagka kayo may time din, pwede kayong pumunta dyan at maligo. Masarap po sa lugar na yun. At sabi nila yung tubig dun sa hot spring ay kung po siya nakakagamot sa mga sakit-sakit natin sa mga balat. Kaya maganda po sa balat yun. Pagka tayo ay may panahon, so pwede po tayong mamasyal. Libre lang po dyan. Libre po ang maligo dyan sa mga hot spring. So welcome po lahat ng gustong pumunta dyan. Mga kalagalag, hanggang dito na lamang po ang ating part 2 na pamamasyal. Dito nga sa Sitio Baag, San Jose Tarlac. At papunta dito sa may Barangay Bueno, Capas, Tarlac. Nakita nyo naman yung kalsada na dinadaanan natin. Ito po yung Capas Butolan Road na nasa 70% pa po completed ito sa may bahagi po ng Tarlac Province. At yung sa may Butolan, so hindi po natin alam. Wala po tayo data ron at hindi pa natin nararating yung lugar na yon. So by next year daw naman po, madadaanan na po ang kalsada ito. At itong Bueno Bridge, hanggang ngayon hindi pa po siya pwedeng daanan, hindi pa tapos ang tulay na ito, at sa ilalim ng tulay pa rin tayo dadaan. So hanggang dito na lamang po mga talagalag, ako po ay muling nagpapaalam at God bless po sa ating lahat. At ako ay humihiling din na may paki-like muli, share, subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko ni upload. At maraming salamat po sa nag-subscribe, nag-like, nag-share. Maraming salamat po sa inyong support. 'Cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'm a